Hello po sa ating lahat. Kamusta po kayo dyan sa JA1 Board Dubai? Ito po si Pastor Rael ng JA1 Ras Al Khaimah. Ano po? At it is a pleasure, it is an honor po na makasama kayo ngayong gabi sa inyong corporate prayer. Hi po sa lahat ng pumapasok. Wala akong screen dito kaya hindi ko nakikita. Please stay. Ano po? Hanggang sa tayo ay pagsimula. You can share this post po, itong live natin na coverage po, pwede po ninyong i-share this sa inyong mga friends. Ano po? At so that they will be blessed also. Okay? Ayan. Hallelujah. Praise the Lord. At we are inviting you po next Friday, ang fourth year Thanksgiving. Apat na taon na ang JA1 Board Dubai sa biyaya ng Panginoong Diyos. Ano po, yun po ay 10 o'clock. At ang mga announcements, I believe, ay ang Pastor Roel na at ang inyong mga pastor ang bahala dyan. Ano po, congratulations in advance. Talaga napakabuti ng Lord. Amen. Ano ko, excited kayo. Actually, ako, excited. Excited na excited din po ang inyong lingkod. At napakatagal po ng preparation para sa gawain na ito, mga ilang oras. At napakabuti ng Lord sa buhay nating lahat. Salamat, Lord, sa kalakasan at sa wisdom. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Hallelujah. Okay. Ilang minuto pa tayo na bago magsimula. Ang hirap talaga. Ang hirap ng naka-live. Ang hirap ng maging pastor. Ang hirap maging mukhang artista. Hallelujah. Palakpakan natin ang Lord sa buhay ng bawat isa. At ito'y oras para ipagsigawan natin. Ipagsigawan natin ang Diyos na ating pinaglilingkuran ay buhay. Ipagsigawan natin sa buong mundo na wala siyang katulad. Amen? Hallelujah. Bago tayo umawi, tayo muna ay manalangin. Salamat po, Panginoong Diyos. Hallelujah. Abba Father, we come into your presence, O Lord God. And this is a wonderful night, O Lord God, to be with you and with your brethren over the internet. Lord, we declare and decree, O Lord God, na ang connection namin, Panginoon, ay maayos sa pangalan ni Jesus. Hindi magagalaw ng kaaway, hindi makakaisa ang kaaway, O Lord God. Sa gabi na ito, ikaw lang mapapurihan at ikaw lamang, Panginoon, ang maparangalan sa aming mga buhay. Thank you, Jesus, sa kalakasan. And thank you, O Lord God, sa mga anak mo, O Lord God, na tinawag mo ngayong gabi upang samahan kami sa pananalangin. Salamat, O Lord God, sa buhay at kalakasan ng bawat isa. Lord, wala kaming nais, O Lord God, na gawin kundi ikaw ay itaas. Ikaw pa ngayon ay maparangalan sa aming mga buhay. Lord, hayaan mo po na ang aming awiting ngayong gabi na ito ay maharating sa trono mo, O Lord God, dyan sa langit. Hayaan mo, Panginoon, na ito ay maging mabangong sa miyo sa iyong harapan. Lord, hayaan mo sa iyong harapan kami maging mga parang bata na nagpapa-impress, O Lord God, nagpapakitang gilas sa iyong harapan. Though hindi kami magagaling, O Lord God, umawit at tumugtog, pero Lord, ganun ang isang bata eh. We just wanted, Lord God, to let you know that we love you and to let the world know that we are proud, O Lord God. We are so happy, we are privileged to be called your children. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Hallelujah, hallelujah. Sabayan niyo po akong umawit. I want to
Mapayapa at isang maganda at masayang gabi. Ano po? At the Lord is good sa buhay ng bawat isa. Amen. Ang atin pong title ng papag-aralan ngayong araw na ito at ngayong gabi na ito ay God's creative ways. Ano po? Mga ano ba ang natagalog sa creative? Malikhain. Ano po? Malikhaing mga daan o paraan, pamamaraan. Ayan. Kung paanong ang Lord ay malikhain, ay ating matututunan ngayong araw na ito. Excited po ba kayo? Kasi ako sobrang excited po ang Pastorael ngayong hapon na ito, ngayong gabi na ito. Tayo po'y magsimula na. Ang ating pong key verse ay nasa book ni Isaiah, nasa chapter 43, verse 19. Ang sabi po doon, behold, I will do a new thing. Now it shall spring forth. Shall you not know it? I will even make a road in the wilderness and rivers in
the desert. Yun, naman na, baka sarap. Alam mo naman sa inyo na narinig nyo na ito minsan o baka maraming beses nyo nang narinig. But the Lord is going to open up a new, new truth, new horizon, ano po, bagong pagkakilala, bagong amazement sa ating mga puso. Paano nga bang ang Diyos ay gumagawa ng mga bagong daan? Ano? Kita dito natin, dito sa atin, sa UAE, ano po, kita natin kapag ang bilis ng paggawa ng mga daan ng Lord, ang pagkilos niya sa bilis ng infrastructure dito sa UAE, minsan makikita mo na nag-close sila ng road. Tapos within a week, tapos na yung isang buong daan. Grabe kabilis ang paggawa ng daan dito sa UAE. Amen, nakaka-amaze. Sana sa Pilipinas. Ano? Sana all. Sabi ng mga nasa Pilipinas. Hello po kung merong nanonood sa atin dyan sa Pilipinas o kung nasaan man kayo sa mundo ngayong oras na ito. The Lord richly bless you po. Ano, ang Lord hindi lang siya gagawa ng mga bagong daanan, kung hindi gagawa din siya ng mga, ang sabi niya dito ay rivers in the desert. Wow, kamusta naman yun? Ang alam natin kapag disyerto, at ito, sanay na sanay tayo dito sa itsura ng disyerto, ano, wala talaga dito ang river, basta-basta. Wala talaga. Ang meron dito sa disyerto ay puro at maraming buhangin, napakaraming buhangin. At sa ibang parte ng UAE, maraming bundok, pero gawa naman sa bato. Ano, pero ang sabi ng Lord, gagawa siya. He will make a road in the wilderness and rivers in the desert. Take note, rivers po ang kanyang sinasabi. Ano, marami ito. Ano, kaya ang Lord ngayong araw na ito, makikita natin, aba, creative nga pala ang Lord. Bakit nga kaya? Okay, magbibigay po tayo dito ng tatlong examples. Ano po, kung paano creative ang Lord. The Lord has done many things, ano po, sa Bible, sa ating nababasa, marami siyang mga ginagawang bagay. Pero ang nakakatawa sa Lord, hindi niya inuulit. Ayan yan. Hindi niya inuulit. Ano pong example nito? Ang una, healing a blind man. Ano po? Sa Mark chapter 8, verse 22 hanggang 26, meron po doon sa nasa Bethsaida siya. At meron doon isang tao na mamalimo siya. At ang sabi kay Jesus, bakit? Baka po pwede mo akong itouch. Gusto kong gumaling. Ang sabi niya, so ang ginawa ni Jesus ay nilabas niya ng village, ano, at doon, ang ginawa ni Jesus ay dinuraan, ano, he spit on the eyes of this blind man, at pagkatapos noon ay inilagay niya ang kanyang kamay sa kanyang mga mata, at tinanong niya, may nakikita ka ba? Ang sabi nitong blind man, meron akong nakikita, mga tao, pero para silang mga puno, naglalakad. So parang, anong ibig sabihin ito? Malabo po. May nakikita na po ako, pero medyo malabo pa. So ang ginawa ni Jesus, muli ang ginawa niya, nilagay ulit yung kanyang mga kamay sa mata nitong ating blind man at taga Bethsaida. At ang sabi niya, look up! Wow! Diba? Ang sabi ni Jesus, look up! Tingin ka sa taas. Ano? At pagkatingin niya ngayon, pagkatapos niyang gawin yun, nakakita na siya ng maayos, na restore ang kanyang paningin. At, o diba? Kamusta naman yon? Look up! Yung mga mahilig mag-picture dyan, pag na naka-look up, parang gaganito pa. Yan. Yung mga naglo-look up na ganyan, you never know what looking up can do for you. Kaya kapatid, tingin lang tingin sa taas. Ha? Tingin lang ng tingin sa taas. No, hindi butiki ang titingnan sa taas, kundi ang Lord na nagbibigay ng kagalingan. Amen? Diba? Sa panahon ngayon, marami ang natatakot kasi nga nagkakasakit. Marami ang nagkakasakit. Ano, at marami din naman ang gumagaling. Pero doon sa mga nagkakasakit, ang ginagawa nila ay nagtatago sa mga bahay, diba? Nahihiya, natatakot. Baka mamamatay na sila kapag nagkaroon ng sakit ng COVID-19. Pero katulad ditong nangyari sa ating binasa sa Mark chapter 8. Ano lang ang ginawa ng Lord? Hinawakan at anong ginawa? Tingin ka sa taas. Tingin ka sa taas.
di ba? Ang sakasagutan sa ating kagalingan ay pagtingin lamang sa taas, kapatid. Kaya baka nakakalimutan mo na kasi hindi lamang COVID-19 ang sakit. Inire-remind ko lang sa inyo, ano, naginawa lang na medyo sikat ang COVID-19, napasikat ng mainstream media, pero hindi lang COVID-19 ang sakit. Merong sakit sa puso, may sakit sa ibang parte ng katawan. Ano, at naniniwala ako dahil sinabi ng Diyos sa kanyang salita that by His stripes, we are healed. Kaya naman, tumayo ka, tumingin ka sa taas. Ano, tigil mo na yung iyong pagmumukmok. Kung meron kang sakit dyan, ano, tigil mo na at tumingin ka sa taas. At manumpalataya ka na ang kagalingan mo nga ay dumating na. Amen! Yung ano kong nag-amen dyan sa kanyang tahanan, ano kong nag-a-amen kayo? Ano? Anong pangalawa? Kukumpare ko lang ha, kung paano si Jesus ay nagpagaling first time sa Mark chapter 8, pinagaling niya yung may sakit, yung blind man sa pamamagitan ng kanyang kamay, ano, pag-spit, pagdura sa kanyang mata, lay hands ng sa kanyang mata at pagtingin sa taas. Ano? So yung pangalawa naman, ito ay nasa Mark chapter 10. Dalawang chapters lamang. Ano po? Merong isang taong si Bartimaeus ang pangalan niya. Nalaman niya dumadaan si Bartimaeus. Si Bartimaeus, si Jesus. Ano po? Ang ginawa nito si Bartimaeus, nagsisigaw siya. Hindi siya mapigilan. Sabi niya, Jesus! Jesus! Have mercy on me! Hindi pa, meron siya kasi nabit, Son of David, Jesus, Son of David, have mercy on me. Nagsisigaw siyang ganyan. Kasi hindi naman niya nakikita, nasa na ba si Jesus? Eh, blind nga siya. Di ba? Sabi ng mga tao, tumhimik ka, maingay ka, maingay. Di ba? Ang sabi ni Jesus, ay, ang gusto mo. Ayan! Kapag tinanong ka ba ni Jesus, anong gusto mo, kapatid? Anong isasagot mo? Kasi itong si Bartimaeus, agad-agad ang sinabi niya, Master, gusto kong makakita. Ano? Master, gusto kong makakita. Yun ang gusto ko. Aba, ang sabi na ganun, Jesus, ay siya, uwi na ikaw sa inyo. Sabi niya, you may go. Oh, uwi na ikaw. Magaling na. Ang iyong mga mata ay pinagaling ng iyong pananampalataya. Oh, di ba? Pareho, si Lord ay nagpagaling ng blind men. Ano? Dalawang lalaki ang kanyang pinagaling. Pero pinagaling niya sa magkaibang pamamaraan. Oh, di ba? Oh, isang example na yon. Ang Lord ay merong creative ways. Hindi niya inuulit ang kanyang ginagawa. Yan! Talaga naman, nakasunod. Sila, i-remind ko lang kayo na kung ang Lord ay nagpagaling nung una. Ano? Kung nung una ikaw ay nagsakit, kahit anumang sakit yan, at pinagaling ka ng Lord, at ngayon ikaw na meron na namang sakit, remind mo ang sarili mo that if the Lord has healed you before, He can do it again. He can do it again. But don't expect Him to do it the same way He did it before. Creative siya eh. Diba? Creative siya. Hindi niya inuulit yung way ng ginawa niya before. Kaya mamanghain ka niya. Ma-amaze ka sa ating Diyos na buhay. Sa mga may sakit at may dinadamdam sa inyong pangangatawan right now, maniwala ka na kapag tumingin ka sa taas, ano, pwede kang gumaling. Sa pangalan Jesus, pwede kang gumaling. At kung gumaling ka na before at may sakit kang muli ngayon, Jesus can do it again in your life. Amen! Gusto ko lang pong i-testify. Naalala ko lang, ni-remind sa akin ng Lord. Kagabi kasi meron kaming life group. Ang life group po namin kasi sa Ras El Kaima ay dalawa araw-araw. So, meron kaming hapon at saka meron kaming gabi via Zoom. Ano po? Nung matapos na yung life group namin nung gabi, merong isang nagtanong sabi sa akin, Pastor Rael, pwede po ba na yung anointed oil ay ipanghilot ko, ipangmasahe dun sa masakit na parte ng katawan ko? Sabi ko, wala namang problema. Yes, you can do whatever you want sa anointed oil. Basta kasamahan mo ng pananampalataya. Yun ang sabi ko sa kanya. And the Lord has put in my heart na bakit ba hindi natin ipag-pray ito? So, agad, ang we
Manalangin kami, in less than 30 seconds, yung lahat ng nasa group na may dinadamdam na physical na nasakit, may masakit ang leg, may masakit ang ulo, may masakit ang likod, lahat sila ay gumaling for the glory of the Lord. Kaya ano man, when we look up to Him, when we ask the Lord sa pagpapagaling, abay, grab the opportunity, anak ka ng Diyos. Huwag ka nang magpatumpik-tumpik pa at huwag mo nang tiisin, huwag ka nang mag-aksaya ng panahon. Ano? Because the Lord is willing to make you well. The Lord is willing. He's asking you, ano ba ang gusto mo? Ano ba ang gusto mo? At ibibigay na yun sa iyo. Amen? Napakabuti ng Lord. Okay, number 2 na tayo. Yung una kanina, si Lord Jesus nagpagaling in 2 different ways. Ano? Ito namang sunod ay going to the other side with obstacles. Yan, medyo may twist. Ano? Tatawid ka ng kabilang dako. Pupunta ka sa kabilang side. Ano? With obstacles. Ayaw, meron minsan may mga tao na ayaw na dumating. Sino ba? Baka ikaw, kapatid, tatamaan ka dito. Ano? Huwag kang magagalit sa akin. Ano? Meron taong ayaw dumating ang katapusan. Bakit? Kasi kapag kakatapusan na, may kumakatok sa pinto, ang pangalan niya, nila, dalawa, magkasama sila, si Judith at saka si Juna. Ano? Kasi Judith na ang pagbabayad sa internet, Juna ang bayad sa renta sa bahay, yan, si Judith at saka si Juna, ano, silang dalawa tandem, mangangatok ng pintuan kapag kakatapusan na. Kaya yung iba, ayaw nilang dumating sa dulo, yung katapusan ng buwan, kasi nga maraming bayarin. Sa Pilipinas, may Meralco, may, ano ba ang, ano sa Pilipinas? Manila Water, may Nilad, ganyan, o, di ba? O kung yung sa inyo ay mga co-op, kooperatiba ng electric, 'di ba? Electric cooperatives. Abay, nangangatok na ng pintuan at ang nanihihil na, ano? Kaya ayaw ng katapusan. Pero hindi mo alam na doon pala sa katapusan, meron pala magandang bagay. Okay? Malalaman natin ngayon 'yan. Ang una ay itong going to the other side with obstacles. Ito yung number 2. Ano? Itong ating comparison. Ang una nasa Mark chapter 4 verse 35 hanggang 41. Ito yung si Jesus, kinalma niya ang storm. Ano, kinalma niya ang isang bagyo. Ito ay nung sila ay pupunta sa other side ng Sea of Galilee. Ano, Sea of Galilee other side. Pupunta sila sa Gerasenes. Ayon, o sa iba ay Gadarenes, ganyan. Diba, depende sa version ng Bible mo, pareho lang ang tawag doon sa lugar na yun. Ay, isang lugar lang yun, pero magkaiba ang tawag. Ano, ang ginawa ng Lord ay, umuna na kayo doon, ang sabi niya, at ako'y susunod na lamang. Si Jesus ay nanatili sa bundok kasi nanalangin, yung mga disipulo pinauna na niya. Ano? Ay, saglit lang, medyo nalito ang pastoral dito. Erase. Pwede ba i-erase yun? Mark chapter 4. Saglit lang. Mark chapter 4 verse 35 hanggang 41. Ito yung si Jesus ay kasama sa barko. Ito pala yung siya natutulog. Medyo nalito ako doon. Ano? Yung isa, yung number 2, mamaya-maya ng konti. Excited lang ako. At dumating ang storm. Ano? Ang sabi ng mga si Jesus ay naandun sa ilalim at siya ay natutulong. Naka-pillow pa. Ano? Nakaunan pa at humihilik sa pagod. Abay, akalain mo ganun ang magturo, kaya ay nakakapagod. Ano? At magpagaling. Si Jesus ay pagod noon. So, siya ay mahimbing ang tulog. Samantalang sa labas ay grabe ang unos. Ano? Merong storm sa labas. At itong isa nating, ang isa niyang alagad ay sugod dun sa ilalim. At pinuntahan siya. Ang sabi sa kanya, "Teacher! Wala ka bang pakialam kung mamamatay na tayo?" Yan, ganyan. Mas magaling sa akin yun. Ano, yung kasi sa totoong buhay, mas magaling umarte yan. Takot na takot ang mga disipulo. Mamamatay na sila. Lulubog na ang barko. At si Jesus ay namumukat-mukat ang mata. Ano, umakyat. Ano, akyat. At ang inutusan lang naman niya, ang dagat at ang unos, ang sabi niya, "Peace, be still." Yun ang sinabi ni Jesus. At tumigil ang malakas na hangin. Tumigil, kumalma. Kumalma ang dagat. At ang mga tao, mga kasama niya, mga disipulo, "Sino itong aming kasama?" And they were amazed.
they were amazed. Mark chapter 4 pa lang ito. Ano, hindi pa nagtatagal ang ministry ni Jesus. Kaya sila yung manghang-mangha. Abay, kahit na ang hangin at kahit ang tubig, sumusunod sa kanyang salita. Shalom. Peace. Ano, yun ang sinabi ni Jesus. Tandaan natin, Jesus is willing to cross the other side to free one man. Bakit? Kasi nung dumating siya doon, ang pinuntahan niya ay demon-possessed. Kung naalala ninyo, si demon-possessed, ang nung tinanong ni Jesus, ano ang pangalan mo? Ano, we are legion. I am legion because we are many. Yun ang kanyang sabi. Ganun karamin ang karga niya na demonyo sa kanyang katawan. Jesus is willing, ano, to cross the other side of the sea. Binagtas niya ang dagat, pinuntahan niya ang kabilang pampang para dun sa isang tao. At ganun din, kapatid, si Jesus sa'yo. Ganun din siya. Ano, ang Lord, marami niyang binagtas para maabot ka, para makuha lang ng Lord yung oo mo para makalaya ka sa iyong iniinda. O, diba? Ang pangalawa, yung kanina, masyado akong excited yung kwento ko. Ano, yung si Jesus ay naglakad sa tubig. Ito naman yung pangalawa. Nasa Matthew chapter 14. Yung kanina, nasa Matthew chapter 4. Ano, ngayon naman, nasa Mark chapter 4. Ito naman ay Matthew chapter 14. At saka, kasi dalawa sa Bible ang makikitaan mo ng kwento na ito. Isa sa Matthew, account ni Matthew chapter 4. At yung isa naman sa Mark chapter 6. At nasa verse 45 ito hanggang 56. At dalawang chapter din, simula sa Mark 4, Mark 6 naman, ito, si Jesus ay naglakad sa tubig. Alam kong alam na alam niyo yung kwento na ito. Ano, ito yung mga disipulo pinauna niya. Ano, at si Jesus ay sumunod na lamang, naglalakad siya sa tubig. Yung mga disipulo, kahit si Risagwan na sagwan, hindi sila makasagwan. Anong obstacle nila? Sobrang lakas ng hangin, ibinabalik sila, itinutulak sila pabalik. Kaya, naabutan pa sila ni Jesus, habang si Jesus naman ay talaga namang strolling. Ano ba tawag pa naglalakad? Striding, lakad lang eh. Ano? O, lakad-lakad siyang ganyan sa tubig. O, alam niyo na yung kwento. Pati si Peter ay nakalakad din sa grit sa tubig. Diba? Ano ang nangyayari nung si Jesus ay makasakay sa bangka? Nawala, tumahimik ang alon, ang hangin. Ano? At immediately sila ay nakarating doon sa kabilang pangpang. Ano ang meron doon sa kabilang pangpang? Ano ang meron doon? Ang meron doon lang naman, pagkatapos niyang macross yung other side with obstacles. Ano ang obstacles? Yung malakas na hangin, kinross ni Jesus by walking and partial walking at saka partial na nakasakay na sa barko, sa bangka. Ano, si Jesus ay nung makarating siya doon sa kabilang pampang, yung dulo lang ng kanyang damit, mahawakan lang ng mga tao, gumagaling na yung mga tao. O, diba? Ang ginawa ng mga tao, kapag nalaman nila na nandun na si Jesus, yung mga tao na may mga sakit, inilalabas na nila, nilalagay nila sa mat, sa labas ng kanilang bahay, sa daan, ano? At kung mahawakan nila ang laylayan ng damit ni Jesus, gumagaling instantly. Ganun ang nangyayari. Diba? Si Lord, nag-cross siya ng border, nag-cross siya ng sea para marating, para maabot yung mga tao. At grabe ang miracles na nangyayari. Diba? Gumaling ang maraming tao with great power after Jesus was able to cross the other side. Ito, tatandaan natin. When going to other side gives you struggle, expect miracles to happen. If your obstacle, katulad ng nangyari sa obstacles ng pagtawid ni na Jesus, yung una, malakas na bagyo, ano, yung pangalawa, malakas na manahangin. Kung ang obstacle mo ay malaki, expect malaki din ang gagawin ng Lord during and after this. Kasi ang Lord, habang nasa storm, gumawa na siya ng milagro. Tama? Habang nasa storm, natutulog lang siya. May peace siya sa kanyang puso. Diba milagro yun? O, diba? Yung pangalawa, anong ginawa niya? Nasa malakas ang hangin, ano? Ang mga disipulo ay pagod na pagod, hirap na hirap sa pagsagwan.
may opposition sa kanya. Ano, pero si Jesus, simple lang, lakad lang siya. At maging si Peter, nakalakad din sa tubig. Oh, di ba? The Lord is doing miracles while you are at the obstacle, while you are in the process ng pagtawid sa dulo. Pagtawid sa dulo, pagpunta sa pupuntahan mo. San ba? Ano ba ang gagawin ko doon? Sa pupuntahan sa akin ng Lord. Expect na kapag dinadala ka ng Lord, papunta sa kabilang side, merong paghadlang ang kaaway. Pero huwag mong kakalimutan that you will make it through the storm with Him. Hindi ka mag-isa. Kasama mo naman si Jesus. Kaya, sabi kanina, ano, ang ating tinatakel, ang Lord ay merong mga creative ways. Ano? Wow, diba? Ang Lord ay nag-cross ng borders, nag-cross ng tubig in different ways. Yung isa natutulog at walang pake kung ano ang meron sa paligid. Yung pangalawa, si Jesus naman ay naglalakad. Kamusta naman ang pag-cross ng borders ng naglalakad? Ano? With obstacles. At ang pangatlo naman, ang pagtawag ng Lord sa kanyang anointed ones o dun sa kanyang mga hari. Yung una niyang tinawag, si Saul, si Haring Saul. Ang kanyang kwento ay nasa 1 Kings chapter 9 chapter 9 at saka chapter 10. Kung babasahin niyo 'yon, kaya medyo mahaba kasi ang kwento ni Saul, ano? Basta bago si Saul ay i-anoint ni Samuel. Si Samuel ang propeta noong panahon na yon. At si Samuel din ang nagsisilbing leader ng mga Israelita. Kaso ang mga Israelita, sabi nila, ang mga ibang bansa ay may mga hari. Gusto din namin na meron kaming hari. Ano? Gaya-gaya. Ano? Gaya-gaya itong mga ito. Kasi sabi nila si Samuel, kasi matanda na, walang papalit sa lugar ni Samuel. So ang sabi nila, hari na lang ibigay niyo sa amin. O, ay di, binigyan sila ng Lord ng hari. Ang binigay ng Lord ay si Haring Saul. Nung bago i-anoint, bago tinawag ng Lord si Saul, ang nangyari sa kanya, nawala muna yung mga inaalaga ang donkey, mga kabayo ng kanyang tatay, at siya naman, kasama ang isang alalay, sila ay naghanap, nakaabot sila sa bahay, malapit kay Samuel, at sila pumunta doon, pinatuloy siya ni Samuel, alam ni Samuel na darating si Saul. Kasi sabi ng Lord sa kanya ay, may bisita, paparating, maghanda ka. O, ayun. Tapos nagstay si Saul ng overnight sa bahay ni Samuel. Ano, nung sunod na araw, bago sumikat ang araw, inanoint ni Samuel, ni Propeta Samuel, si Saul. At ang sabi niya doon, di ba, pagkatapos i-anoint, ano, ang sabi ni Samuel, ito ang direction ha. Pagkalabas mo diyan, may makikita ka ganito, may ganyan. Napakarami ng sunod-sunod na mangyayari. May direksyon. Parang sa amin mga Batanggenyo, ganun kasi nga mga Batanggenyo, may kaunting pang-aasar kapag ka nagbibigay ng direksyon eh. Kunyari yung magtatanong, babae ko, ate, alam niyo po ba kung nasaan yung day-to-day? Yan. Day-to-day. Ah, day-to-day lang? Garni ha. Paglabas mo di yan, kakanan ka. Pag may nakita kang puno na malaki, ano, hindi pa yon. Lakad ka pa ng kaunti. Pagkatapos dun, kakaliwa ka. At pagka nakakaliwa ka, hindi pa yon. May makikita kang gano'n. Ganyan ang direksyon kapag kabatanggay nyo. Kaya pagpasensyahan nyo na, may konting pang-aasar. Ano? Pero ito si Haring Saul, nung siya ay in-anoint ni Samuel, ganun din ang ginawa. Ang dami ng pagdadaanan, ang dami ng nakilala, ang dami ng nakasalamuha bago nakarating doon sa huli. At ang sabi, kapag ka nakita mo ng lahat ng yan, sa kahuli-hulihan may makikita kang prosesyon ng mga propeta, sila ay nagpo-prophesy, magpo-prophesy ka din at doon mo matatanggap ang Spirit of the Lord. At ikaw ay magkakaroon ng kapangyarihan bilang isang hari. I-a-anoint ka ng Lord. Ganun ang nangyari kay Haring Saul. Okay? Itong si Haring Saul ay napakapogi. Pagbabasahin ninyo sa 1 Samuel chapter 9 verse 2. Ang sabi doon, there was not a more handsome person than he among the children of Israel. Ay siya! Pagsapugi naman pala nitong si Haring Saul na ito. At isa pa,
from his shoulders upward, he was taller than any of the people. Oy! Ibig sabihin, pagkapogi-pogi na pala nitong si Samuel, matangkad pa siya. Kasi ang sabi doon, mas mataas siya ng isang ulo. Ano? Simula sa shoulder, so simula sa leg hanggang ulo. Ganun ang tangkad niya sa isang ordinaryong tao. So ito pala'y tall. Si Samuel pala'y tall and handsome guy. Hindi ko lang alam kung dark. Siguro na may dark nga. Ano? Dahil, abay, nasa disyerto eh. Di ka? Nasa Israel. O, edi malamang nga ay dark din yon. Ano? Ay, di yun nga talaga ang napiling hari ng Lord. Yun ang pinili niya na anointed. Kaya wag na kayo magtataka kung bakit dun sa pangalawang pagpili ng Lord. Ano? Sinong ipinalit ng Lord kay Haring Saul? Ayun, may sumagot! Si Haring David. Ano? Si Haring David naman. Kakaiba naman ang pagkatawag sa kanya ng Lord. Paano po siya tinawag ng Lord? Aba, si David din na andun siya, ano eh, siya, sa pastula, ninalagaan ang kanyang mga alagang, ba, ba, me, me, moo, di ba? Inaalagaan niya ang kanyang mga pinapastol na tupa at mga kambing, ganyan. Si Samuel, di ba kanina, si Saul, siya ang dinala ng Lord kay Samuel. Ano? Pero itong kay Haring David, si Samuel mismo ang pinapunta ng Lord doon sa Bethlehem para hanapin, i-anoint itong si Haring David. Kaso, hindi naman alam ni Saul, ni Samuel, kung sino ba ang kanyang i-anoint. Nung makita niya ngayon, itong si Eliab, ang panganay ni Tatay Jesse. Ano? Si Eliab, ay di, syempre, panganay ano, at ito'y soldier. So, ito'y matipuno, malakas. Aba, ang sabi agad ni Samuel, surely the Lord's anointed is before him. Aba, ang sabi ng Lord sa kanya, oy Samuel, Samuel, oy, hindi yan ang aking pinili, ha? Ang tao, tumitingin sa panglabas na anyo, pero ako, sa puso. Ayan ang sabi ng Lord kay Samuel. Kasi, eh di nga yung unang ang hari, si Saul, ay pagkapogi-pogit, pagkatangkad-angkad. Eh lumakita niya si Eliab, ay di, nagkaroon na siya kaagad ng instinct. Oh, ito na yun, lumakita niya si Eliab. Pero, hindi pala, surprise! Hindi pala, no? Hindi pala yung panganay, hindi yung pangalawa, hindi yung patatlo, hindi pang-apat, pang-lima, pang-anim, pang-pito. Hindi sila ang pinili ng Lord. Sino ang bunso? Yung naandoon pa sa pastulan. Kaya ipinatawag pa, ano, ipinatawag pa si Haring David, si David para mai-anoint. Okay, so itong si David ay nai-anoint ni Samuel, ano, at ang itsura niya, nasa 1 Kings chapter 16, verse 12, siya daw ay namumula-mula ang balat, dahil syempre lagi nasa arawan, ano, makinang ang mga mata, at pogi din naman, pero hindi yung poging ini-expect ni Samuel. Kita niyo ang Lord, surprise, hindi yan ang pinili ko yung bunso. Ang pinili ko yung hindi mo ine-expect. Oh, di ba? So nung nai-anoint na ni Prophet Samuel si David, umuwi na si Samuel sa kanila. Ito ang ating tatandaan. When the Lord calls his kings. Ano? Ang Lord, kakaiba ang ways niya. Creative ang Lord. Creative siya. Naggumagawa siya ng different ways o ng platforms para mag-share ng word of God. Para i-anoint ang kanyang mga anak. Kapatid, huwag ka na magtaka kung bakit sa panahon ngayon, mas madali na mag-share ng word. Kita nyo nga, nasi-sharing ko kayo ng word of God. Nandito lang ako, nandyan kayo. Diba? Hindi ko nga alam, baka meron taga-Canada ba dito, taga-US, o Australia, kaway-kaway kayo dyan, ano? O kung meron nasa Pilipinas pa, gising pa, sa oras na ito, hello po sa inyo, you are blessed. Ano po? Tandaan natin, isipin nyo ha, ang Lord, marami siyang ways kung paanong tatawagin ang kanyang mga hari, ang kanyang mga anointed. Pasalamatan natin ang inyong pastor, ha? Ngayong araw na ito, wag nyong papalagpasin ang gabi na ito na hindi nagpapasalamat sa inyong pastor. Bakit? They overcame yung stage fright. Yung pagiging camera shy, alam nyo bang ang hirap i-overcome nun? Para lang ma-share sa inyo ang word? Isipin mo si Pastora Shikaina, kumakanta sa harapan ng camera habang nag-worship? Kalain mo yun?
'di ba? Si Pastor Ruel, 'di ba? Nakita niyo? Naka okay lang sa kanya na nasa harap siya ng camera, nakikipag-interact sa inyo. Yung edad niya na 'yon, Pastor Ruel, hindi ko po kayo tanda. 'Di ba? Naging para siyang millennial ang Pastor Ruel. Ginamit ng Lord, 'di ba? Ang maraming mga techie na mga anak ng Lord para ma-reach out ang mga ibang tao saan man sa mundo. And then I know that ang Lord kumikilos na matindi sa JA1 Board Dubai in reaching out people all over the world. At kapatid, the Lord has His ways to call His people. Marami siyang ways, hindi lang dalawa. Ito, example lang yung kanina. Ano, maraming ways ang Lord kung paanong tinatawag niya ang mga tao. Ang iba pinupuntahan, ang iba inaalis sa kanyang lugar, dinadala sa ibang lugar. Ano, para makilala ang Lord. Sa ating sitwasyon ngayon, ano, ang Lord nakakapag tumatawag siya ng kanyang mga alagad, ng kanyang mga disipulo, gamit ang internet. Habang nasa comfort ka ng iyong bahay, tinatawag ka niya. Kapatid, if this is your first time na marinig mo, ang Lord pala ay tumatawag. Ang Lord pala ay tumatawag sa kanyang mga pinili. Congratulations! This is your anointed day, kapatid. Ano? At para naman, doon sa mga tao, isipin nyo, ang Lord ay kumikilos, kahit na internet lang ang gamit natin, pwede ang Lord mag-anoint ng walang lay hands. Alam ko na ang ating mga pastor nagtuturo yan, ano, nag-share ng word, ng anointing, ano, nang walang gamit na kamay na physical. Ano? Dahil ang kamay ng Lord ay malaki. Hindi mo kayang sukatin kung hanggang saan ang kayang abutin ng kamay ng Lord. Hallelujah! Hallelujah! Thank you, Jesus! Panginoon, maraming salamat po, O Lord God, na ngayong araw na ito, ipinakita mo sa amin na creative ang mga ways mo, O Lord God. You can heal in different ways, Lord. You can cross boundaries. You can cross borders, Panginoon. Kaya mong puntahan ang dulo ng aming daan, O Lord God. Kahit na ano pang obstacles dito, in different ways. Lord, hindi ka nahaharangan, nahahadlangan, Panginoon. And Lord, you are calling your people, your anointed people, your kings, your people, your chosen ones, O Lord God, your ambassadors, you are calling them, O Lord God, sa iba't ibang pamamaraan. Tawag mo bilang iyong maging anak, O Lord God, ano mo para sa bawat isa. Ngunit ngayong gabi, O Lord God, kami ay nagsama-sama upang idulog sa iyo ang aming mga panalangin. Ngayong gabi, Lord God, hindi kami mananalangin na may warfare. Hindi kami mananalangin, Lord, ng sumisigaw at nagmamakaawa. You have your ways, Lord. Kami mananalangin. Mananalangin kaming naniniwala na maririnig mo kami. Gaano man kaliit ang aming boses, gaano man kalakas ang aming boses, nasaan man kami, maririnig mo kami, O Lord God. Hallelujah. Lord Jesus, hayaan mo po na makaakit kami, O Lord, sa iyong trono ng biyaya. Diyan sa langit. Lord, ngayong gabi, dalhin mo po ang bawat isang nakikinig sa iyong trono ng biyaya sa langit. Lord, ano man ang aming pangangailangan, kagalingan man ito sa sakit at karamdaman, ito man ay upang makalagpas kami, O Lord God, sa aming sitwasyon, O Lord God, ngayon na pinagdaraanan. O Lord, ang kailangan namin, Panginoon, ay ang dagdag na lakas espiritual. Your anointing, your power, O Lord God. Lord, alam mo ang pangangailangan ng iyong mga anak. And right now, we are coming. We are going to you. We are coming to you, O Lord Jesus. We are coming to you.
in your throne of grace. In your throne of grace. Oh, hallelujah. Sharabahali. Thank you, Jesus. In your throne of grace, kung saan hindi nauubusan, kung saan may kaginhawahan, kung saan may kagalingan, kung saan may kasiguraduhan. Nakasagutan sa aming pangangailangan. You are the God of bounty, O Lord. Gold and silver are yours. Ikaw ang aming dakilang pastor. Hindi kami magkukulang. Hindi kami magkukulang, Lord. And your goodness and your mercy will follow us all the days of our lives, O Lord Jesus. Kaya naman, Panginoon, as we stand, O Lord God, lumalapit kami sa iyong trono ng biyaya at pagpapala. Ang lahat ng aming pangangailangan ay aming kinukuha, aming hinihingi, sinasabi sa iyo, O Lord God. Maging ang pangangailangan ng aming mga pamilya, O Lord. Ang lahat ng aming kakulangan, ang aming mga pinagdaraanan. Lord, maging ang mga laman ng aming mga puso na takot. Amin ding ibinibigay sa iyo, Lord God. We trade them, O Lord God, sa iyong faith. We are trading our fear with faith, O Lord Jesus. We are trading our sorrows, O Lord, with the joy coming from you. O Lord Jesus, aming ipinagpapalit, Panginoon, ang aming sakit at karamdaman to the strength, O Lord God, na nanggagaling sa iyo. Panginoon, ang aming kapighatian, Lord, our mornings, O Lord God, ang depresyon, O Lord God, ang stress, O Lord God, ipinapalit namin, O Lord God, sa kagaanan na nanggagaling sa iyo. We are trading our yoke with your yoke, O Lord Jesus, right now. Oh, hallelujah. Thank you, Lord God. Salamat po. We are claiming, Panginoon, ang kagaanan ay dumadaloy na sa amin right now. Oh, hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. You are good. You are such a good God, Panginoon. And you are a God who is creative. You are making a way in the desert, O Lord God. You are making a way for us, Panginoon, sa aming sitwasyon. And you will let us go through this kasama ka, Panginoon. Kasama ka, O Lord God. At Panginoon, para sa iyong mga anak, O Lord God, na nanlalamig sa pagkakataon na ito, na nanlulumo, Panginoon, sa pagkakataon na ito, sa kanilang espiritual na buhay. Lord, hayaan mo po na magkaroon sila ng bagong init. Let your fire be upon them, Panginoon. Let your fire fill their hearts, O Lord God. And let from their belly, O Lord God, ay dumaloy ang living water, O Lord God. From their belly, O Lord God, hayaan mong dumaloy ang fire of the Lord right now. In the name of Jesus. In the name of Jesus, Lord, hindi nahahadlangan ng internet at ng distance, O Lord God, ang iyong biyaya at pagpapala, whether be healing, O Lord God, or getting through, O Lord God, sa circumstances, Panginoon, o ang pagnanais, O Lord God, na lumunlad, spiritual, O Lord God, malakaran na kanilang pagiging hari, ang kanilang pagiging anointed, O Lord God, hindi ka nahahadlangan sa pangalan ni Jesus. Pinadadali ko ang iyong grasya, ang iyong biyaya sa bawat tahanan, sa bawat kamay na nakataas sa langit right now at tumatanggap, naniniwala, O Lord God, na ikaw nga ay magpapadala sa kanila ng kanilang pangangailangan in your creative ways, O Lord God. Yes, O Lord Jesus, we believe that you are able. You are able and you will do
things again and again and again and again. You are ready to bless your people, Lord Jesus. You are ready, O Lord God, to heal your people. And you are ready to anoint your people, O Lord. Right now, in Jesus' mighty name, let everything that we need be provided by our shepherd. Be provided by the God who walks on water para marating ang mga tao naghihintay sa Kanya. Hallelujah. Rakia rashira bahaye karadasi karababahaye. Lord, we believe that you are able. Panginoon, itinataas din namin, Panginoon, sa iyo ang aming mga pastor. Hallelujah. Si Pastor Ruel, O Lord God, si Pastora Shekinah, O Lord God, maging si Pastora July, Panginoon, I declare and decree, O Lord God, ang kanilang pagbangon, Panginoon, na may dagdag kalakasan, na may dagdag anointing, O Lord God, ang kanilang pag-akyat na muli, O Lord God, pagkatapos ng unos. Lord, ang COVID-19 ay hindi pang forever, O Lord. Ito'y dumaraan lamang at sa iyo, O Lord God, because you are the beginning and the end. Sa iyo, O Lord God, ito'y tapos na. Ito'y tapos na. Lord, sa muli, sa bagong normal, O Lord God, ibigay mo rin, Panginoon, ang bagong anointing, O Lord God, para sa iyong mga leaders. Oh, hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Hallelujah. Habulin, Panginoon, ng biyaya at ng pagpapala ang mga anak mo na naghahangad, O Lord God, at naniniwala sa paggalaw mo in your creative ways, O Lord Jesus. In your creative ways, Panginoon. Hallelujah. Hallelujah. Shira bahay. And Lord, aming po itinataas sa iyo ang mapagpala, pinagpala, at mas pagpapalain pa, O Lord God, ng mga taon, O Lord, para sa JA1 Board Dubai. Lord, you have been faithful with your people for 4 years. And Lord, I believe sa iyong sinabi na ang iyong binuksan, walang makapagsasara. Ang sinasaraduhan mo ay wala nang ibang makapagbubukas. Panginoon, ikaw ang nagbukas ng gawain mo sa Board Dubai, O Lord God. And you will sustain it. Ang lahat ng pangangailangan ng iyong simbahan, O Lord God, ang lahat ng pangangailangan ng iyong mga anak, ay ikaw ang nagpo-provide. Lord, meron man, Panginoon, mga detours, O Lord God. Meron man, Panginoon, na pakaunti-kaunting kailangan pagdaanan, katulad, O Lord God, ni Saul, na kailangan niyang maraming makasalamuha, makilala, makatagpo, bago niya marating, O Lord God, ang mga nagpo-prophesy, O Lord God, ng mga prophets, and bago niya ma-receive, O Lord God, ang Spirit of the Lord, which has enabled him to do the mighty things na pinagawa mo sa kanya nung siya ay leader pa. Lord, gayon din naman, Panginoon, sa aming paglalakbay sa mundo na ito, O Lord God, sa buhay na ito, O Lord God, alam namin ang aming ending ay kasama ka, kasama ang Spirit of the Lord, Panginoon. We know, Lord God, that if it is not yet good, it is not yet the end for your children. Ang itinalaga mo, Panginoon, sa iyong mga anak ay masaya na lugar kasama ka. Lord, as we go through our trials, our tribulations, Panginoon, sa mundo na ito, we ask for your strength and your comfort and your love. And Lord, your creative ways, O Lord God, for us to get through it all. Salamat, O Lord God. Sa'yo lamang ang papuri, parangal at pagsamba. Dinadakila ka namin, O Lord God. Pinasasalamatan sa pangalan ni Jesus. And right now, O Lord God, ang lahat, Panginoon, ang nakararanas ng sakit at karamdaman at naniniwala sa iyo, O Lord God, pinadadali ko ang kagalingan na nanggagaling sa pangalan ni Jesus. By your stripes we are healed. Healing flows sa bawat isa na nakakaranas ng sakit at karamdaman right now. Anuman ang pangalan.
yan! Nang sakit mo, kapatid, pinaluluhod ko yan sa pangalan ni Jesus. Right now, out of this body, in the mighty name of Jesus, gaano man kalaki, gaano man kadamihan, sa pangalan ni Jesus, labas sa katawan ng kapatid namin na ito. Ang katawan na ito'y pagmamayari ni Jesus at wala nang iba pa. Salamat, O Lord God, tinatanggap namin ang iyong kagalingan. Tinatanggap namin, Lord God, ang pagsama mo as we go through, O Lord God, ang aming pagtawid, Panginoon, sa aming next level, O Lord God. At Lord, tinatanggap namin ang fresh anointing na nanggagaling sa iyo. Sa iyo lang, Panginoon, ang kapurihan. Magamit ang lahat ng iyong binigay para sa iyong mabuting kalooban, O Lord God, para maitaas ang iyong dakilang pangalan. Ito ang aming samot na langin. Wala nang iba pa sa pangalan ni Jesus. Ang lahat ng pinagpala at umaasa sa God's creative ways ay sumigaw ng napakalakas na. Amen! Hallelujah! Thank you, Jesus! Thank you, Jesus! Hallelujah! Thank you, Lord! We're inviting you po ulit na sumama sa amin, sa atin po, sa anniversary celebration, sa Thanksgiving celebration next week, May 29, sa Friday po, 10 p.m. Ano po, lahat po ng details ay posted na sa ating page. Ano po, at kung meron pa ay you will be noted. Ano po, share this sa inyong mga mahal sa buhay, sa inyong mga kapatid, at sa inyong mga kaaway, that they will also get to know Jesus and His creative ways. Shalom, everyone! God bless you!